Yo, what is up, explorers? So, yun yung vlog natin ngayon tungkol sa abandonadong mansion. Makikita nyo naman sa title tsaka sa thumbnail na isang abandonadong mansion sa gitna ng isla. Bale, bago tayo magsimula, gusto ko lang muna magpasalamat dun sa mga tumulong sa amin nung pumunta kami dun sa isla. Lalong-lalo na si Kuya Bong. Kilala siya bilang si Tiago. Maraming salamat po sa inyo, pati sa mga taga-barangay, Sitio Amihan, sa pagpapatuloy sa amin ng isang gabi. So yun, panoorin niyo yung vlog. Peace! So yun, paalis na kami, umaandar na yung bangka, tapos medyo excited na kami kasi ito na yung pinaka malupit na exploration sa lahat na nagawa namin. Yan na sila Santiago, tapos yung jowa niya. Tapos ito si, hoy, Poyko Explorer. Ay, sorry, meron kasi ako ngayon eh. Tapos si John. John, like, comment, subscribe. Tapos si Daniel. So yun, magkita-kita tayo sa Talim Island. Peace. 2 hours later. Hey, ito na yung ayan na yung island. Kung nasan yung nakalagay yung mansion ni Don Silveria. Natakbo ba na yata ang babae ng helicopter? Diyan po yung babae ng helicopter. Nandito. Dito. Kaso mo lang. Natatakbo ba na ng mga puno? Ah, grabe. Mga naminimit. Dito kami bababa. Dito na lang pa tayo. Ano po ba dati yan? Yung ano na yan? Bahay na po yan? Ito? Opo. Ito ang pinaka-butega. Butega po? Ay, kasi po ano siya dati? Parang ispalais daan? Hindi siya palais daan. Butega ng ano po yan? Butega ng mga gamit yan. Diyan nakalagi dati yung generator. Ah, ito. Tapos meeting place din yan. Meeting place? Let's go, baba na. Oh, shiz! Let's go! Medyo masukal din pala yung daanan. Oops! Tama ko na din na! Ako, naging parkour pa ako. Samantahin ni Kuya ngayon, papasok sa punta sa mansion. Taas. Masukal na po, Sukal. Pero kaya na po namin, papunta po. May rito. Ito yung swimming pool. Ito. Ito yung swimming pool lang. Kaya nyo ba? O, kaya naman po. Ito yung swimming pool nila. Ang laking pool, men! May alaya po? May kumakain pa dito. May iwanan na mamimiwas. Oo, yung mga nangingisda. Ito yung may part po ng parang CR. Saan ako samahan nyo? Nandiyan po. Makasunod po. Ay, ito may daan pa. Grabe, ang ganda ng Ang ganda ng daan dito. Parang mong bunda Wala, masukal na. Masukal na, pero ang ganda pa rin yung niya. Ay, ito mga sa harap, sa kabila. Sa underground. So, kasama namin si Kuya ngayon. Papunta kami dun sa may lapit sa may mansion. Tapos, yun, samahan niya lang kami dito habang hinihintay siya nung kasama niya dun sa bangka. Ito na yung mansion. Jeez. Ito na yun. Wow. Hintay kay Kuya.
Ano pa po, saan po ito? Ha? Papunta po ito saan? Ito? Opo. Ito ang daan yan. Ah, dyan ang daan. Oh. Ah, papunta dyan sa mansyon. Sukal na. Grabe, sobrang sukal na. Daan ito, oh. Nakahala. Huh. Sinapok kita rito. Nakakundi lang ang alibiyahe. Matagal na po kayo din nakabalik dito, kaya? Oh, napitin ni Kevin dito. Sumakat ang underground. Saan po? Ito underground. Teka lang po, kunin ko lang yung flashlight. So bali, ito lang pala yung underground. Wala na siya pinaka-underground. Parang ano lang siya, baba lang ng ano, ng mansion. Tapos may bilyaran ditong malaki. Wala na. Nandyan, yung bilyaran. Oo. So yun, nandito na tayo sa mansion ngayon. Tapos yun lang, naikot lang natin yung parting baba. Pero explorein pa natin yung taas ng mansion. Tingnan natin yung kasulok-sulukan ng mga bahay na itong lugar dito sa mansion sa gitna ng lawa. Nakakapagtaka, no? Nakakapagtaka merong mansion sa, ano, sa gitna ng lawa. So yun, balikan ko yung mamaya. Titingnan ko lang yung pwede nating puntahan mamaya. Ayun muna, ikaw muna, tol. A few moments later. Lago, ba't may pusa sa isla? Kita niyan? Anong ginagawa mo dito, Muning? Nabubuhay ka dito? Gagi, seryoso? Pinakita kong pusa dun. Ginagawa ng pusa dito sa isla. Nakatitig lang siya sa atin, oh. Multo ka ba, Ming? Salita ka nga. Okay. So dito sa park na to, may pababa. Siguro, papunta doon yung... May babaan din dito. Siguro itong park na to, papunta na doon sa sinasabi nilang helipad. Explore natin itong parte na to. Kung anong meron dito, papunta. Doon. Samahan nyo kami. Oh. Wala na dito. Asan yung helipad? Nahanap namin ngayon yung helipad. Pero mukhang wala na siya. Wala na siya dito. Wash out na. Doon. Baka dito daw part. Sabi ni Kuya, dito daw part yung helipad eh. Tingnan natin kung ano meron dito. Meron pa dyan? Hat ka ba? May ahas dyan ah. May aso? May aso? Kulay puting aso. Eh? Kulay puting aso? Seryoso? Puting-puti? Puti. Puting-puti ba o puti lang? Puti lang. Nakakatakot yung ano niya kasi para baka may mga ahas. Wala na to. Wala na dito. Oh shit. Hasan? Doon kanina. Wala na. Yung aso ko nyo. Seryoso? Oo. Gago, baka hindi aso yun. Ay, yun, nakita ko nga. Tumakbo dun. So, may aso dun, nakakulay puti. So, nakakapagtaka. Ba't sila gumagala-gala dito sa isla? No? Hmm. Ba't sila nabubuhay sila dito? Wala. Pati may pusa. Kulay puti rin yung pusa, ah. Tara, balik tayo dun sa may part ng ano, sa may mansion. Kasi wala na dito yung helipad. Ang gusto lang namin makita rito sa lugar na to, yung sinasabi nilang helipad. Pero... mukhang wala na yung helipad dito. Pero dito may daan naman. So tingnan natin kung anong meron dito. Sa part na to. Una ka. Huh. Samahan nyo kami. Hanapin yung nawawalang helipad. May daan din dito. Mukhang wala na talaga yung helipad. Ewan, dito daan papunta ng bahay na. Mansion na. Eto dito, anong part na yan? Dito rin. Dito, kailangan naming yumuko para makadaan. Medyo may kahirapan mag-explore dito kasi marami ng mga ano, damo. Anong part na to kaya? Ano kaya to? Wasak-wasak na rin yung mga tiles. Ito, pababa na yan. Ito, ano to? Parang ano? Parang may mga tiles. Mga tiles. Ay, may pusa, oh. Ang daming pusa dito. Ang ginagawa ng mga pusa dito. Ang gandang pusa yun, oh.
Ang ganda ng pusa, no? May lahi ka ba? Grabe, ba't may mga pusa dito sa isla? Nabubuhay sila dito. Ang tataba nila, oh. So, di ko na alam kung anong part ng bahay to, pero mukha siyang CR. Kasi makikita mo yung mga tiles. Nandiyan yung mga tiles. Wala na talaga yung helipad. Siguro sobrang ano na, sobrang sukal na. O yun na ata yung napunta natin kanina. No? Pero giba-giba na yung mga simento, eh. So, bali, balik muna tayo ulit sa mansion. Tapos dun tayo ulit mag-explore kung ano makikita natin doon sa mansion. Kasi hindi nyo pa nakikita yung mansion. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng mansion. Tara, samahan nyo kami. So, nandito tayo sa part na ano, nandiyan yung mansion. Ito nyo. Ito na yung mansion. Dito tayo dumaan kanina nung papasok pa lang tayo kasama natin si Kuya. Magkakaiwalay kami nila Santiago. Nila ano, nandiyan sila Santiago. Hey, dude! Ay, mag-jowa, oh. Sana all. Sana all! Sige natin kung anong makikita natin dito sa loob. Ah, CR. Si CR. Ba't parang yung CR nila? Parang ano lang, simpleng CR lang. CR lang pala yun. Ligo, ano lang? Oo. Ba't wala akong ano pang ano? Di ba mansion to? Dapat may mga bathtub ganun, no? Juicy pa ang buta. Ayok. Oh, jeez! Ito na yung part ng mansion. Kaso wala na siya. Bakit? Hindi. Gago. Bakit ang mansion na to? Gago, tingnan mo kasi. Pinagbabaklas. Oo, tol. Kinukuha nga, tol. Kaya nagmukhang, mukhang kakagawa lang. Oo. Dati maganda talaga to. Ayun pa kay Kuya, maganda daw talaga to. Pero ngayon, ito, ganito yung sa Campobello, eh. Tinanggal yung lapang. Oh, gago, pati nga dito. Kahoy ito, tol. Gagi, pati yung flooring niya. Oh, kahoy yan. Kahoy ito dati. Napaka walang kwenta ng mga tao, gago. Ito na yung may balcony dito. Medyo maganda rin dito sa balcony. Ito lang yung mansion niya. Ito yung balcony ng bahay. Yung balcony. Ba't may mga pusa dito, boy? Ang daming pusa. Gago, dalawang pusa, isang aso. Gago, paano nakapunta yung dito? Ewan ko nga dito, natamak mo nga ito kanina. Kita niyo yung aso, eh. Kulay puti daw. Kulay puting aso. Oh, gago! May nakita ko rin, tumakbo. Tapos, pagbaba namin doon sa may dulo, may ano, may pusa. Ang taba. Ang ganda pa ng pusa, parang hybrid, parang may breed. Hindi na lang dito. Eh, paano na mabubuhay yun dito? Punta ba? Kaya nga, imposible naman nung tagal-tagal nung... Oo nga, gagi. Tapos dito sa part na to, ito na yung parang ano nila. Parang siguro kung ano nilagay, garden, ganun. Mga garden. Yun. Ito lang yung parte ng mansion. So, tingnan pa natin yung ibang sulok ng mansion. Sayang netong, napakasayang netong mansion. Grabe. Sobrang nanginayang ako. Ito na, may lababo. Lababo. Tingnan mo naman, pati tiles, pinagbabaklas. Pati mga bakal, inuunti-unti nila. Grabe, pati lagayan ng sabon. Pati lagayan ng sabon sa CR, binaklas. Grabe naman. Alam ko saan ang flooring sa ito, nari. Ito yung hallway ng mansion. Ito, anong part kaya ito ng mansion? Parang ano lang? Parang ano ba yun? Diba yung mag-chill-chill ka lang, no? Nandito yung mga ano, tapos dyan may... Mga puro parang salamin. Parang salamin, siguro. Yun mo, nagmukha na siyang hindi na finishing kasi mga kahoy yan siguro dati. Tapos binaklas ng mga tao. Pati to, boy! Pati ba naman to? Tinan mo yung mga bato ng ano? Grabe! Binaklas din! Tinan mo, alos hindi na nila kaya to ata eh. Ito na lang sa baba. Ayun, nandun din. Ang ganda rin ng flooring dito. Parang yung sinauna talaga. So yun lang yung part, yun lang yung parte nitong mansion. Nakita nyo na rin kanina yung underground. Yun lang pala yung underground na sinasabi nila. Hindi naman siya talaga, akala ko, yung underground, yung talaga sa ilalim ng lupa na kwarto. Ano pa yung underground? Ayun lang pala, yung nadaanan natin kanina may ano, may... Oo. Parang ano lang siya, parang ano ba tawag doon? Gagi! Yung underground, nasa harap. Ayun nga, yun pa ba? Yung ba yun? Nasa harap, tol. Paano nasa harap? Dinaanan natin kanina, yung may butas doon na pa-square. Iba yun. Bodega lang yun eh. Hindi, di ba yung sa butas sa pa-square? Oo nga, yun doon nga sa may ano, bodega. Oo. Iba yun, may tubig na doon eh. Oo. Parang ano na, hindi na underground yun. Parang yun. Ano lang yun, naka-float lang yung pagkakasemento. O kaya yung ano, kaya yung... Kasi sabi nila underground, yun nandito, eh no, tinuro ni Kuya kanina. Yun lang pala yun. Ano dito? Baka meron dito.
Baka meron talaga. Tara, makukita tayo. Itong side na to. So, hindi namin alam kung may underground talaga dito. Pero yun yung sinasabi ni Kuya kaninang underground. Yun nandun. Hati-hati. Grabe. Yun lang. So, hindi ako masyadong naging masaya kasi grabe yung ginawa ng mga tao dito. Sinungo naman yan. Binaboy. Napakapangit. Binandalan pa. Tinaman mga bandal yan, mga bandalism sa taas. Bendasan eh. Pati dyan, nakakit pa sila dyan para magsulat ng pangalan nila. Grabe naman, napakaganda sana. Selfie nga muna. Yun, sobrang lawak na itong mansion na to. So yun, bale, nakakuha na ako ng mga pictures na kailangan ko dito. Hindi ko lang makuha na ng buong picture yung isang buong mansion kasi sobrang dami na ng puno. Hindi mo na makita kung hindi ka lalapit mismo. Napakalawak na ito. Halos buong isla. Buong isla na to, isang bahay lang nakatayo. Nakakapanghinayang na ganun na nangyari dun sa isla na yun. Pinagnanakaw na lahat. Binaklas yung mga dingding, mga flooring. Tapos binaboy na, pinaglalagyan na ng bandal. Tapos yung underground naman, ano na, wala na, sira-sira na rin yung mga may bilyaran dun na malaki. Wala na rin, parang nasira na din. So sobrang nasayang tong mansion na to. Wala kaming uwang info na kung kailan itinayo itong mansion, pero ayon sa mga taga dito na kanina nakausap namin sa bangka na sobrang tagal na nito, halos bata pa sila, 90s pa, nakatayo na raw ito dito. Yung grabe, napakatagal na, pero kung titingnan mo yung mga bubong niya, parang kailan lang ililagay kasi parang hindi naman ganun kaluma. Tapos meron pa to yung nadaan na namin kanina pagbaba. Yun nandun, sabi ni kuyang nasa bangka kanina, yun daw ay dating parang bodega, lagayan ng mga gamit nung may-ari. Yung may-ari na itong mansion na to, ayon sa kanila, si Don Silverio kung tawagin, ayon sa kanila, nabalita daw to sa TV kasi napagkamalan na mayroong lab ng dito sa isla. Kaya pero wala namang patunay, hindi naman daw totoo, ayon sa mga tao dito, hindi naman daw totoo na mayroong lab dito. Kaya yun, tapos marami pang mga kwento-kwento dito na kababalaghan din kasi mula nung inabandon na to, pagsapit daw ng Holy Week, may mga pumupunta rito na mga ghost hunter na nagtatry maghanap na mag-ghost hunting, pero wala naman silang nakikita. Kahit kami, pagpasok namin talagang wala rin kami naramdaman kung ano, basta sobrang ganda lang at sobrang panghinayang yung naramdaman namin. Walang katakot-takot na naramdaman. So yun lang, parang hindi naman totoo na yung mga kwento-kwento ng iba tao dito na may nagpapakita rito na may mga elemento dito. Pero siguro meron kasi sobrang daming puno, pero hindi naman sila ganun ka-aggressive. Yun lang masasabi ko. Siguro hindi naman talaga siya hunted. So yun lang yung nakuha naming history na tong mansion. Tapos nandito ako sa gitna ng kawalan. Nandito ako sa gitna ng gubat. Tapos nandun yung mansion. Tapos nandito si John Mark. Oy boy, ilika dito. Dito si John Mark. Ayun oh. Oy, what's up? Hey! Biyahe with Jan. Biyahe with Jan. Subscribe nyo siya. Anong meron, tol? Wala naman. Nagkukwento lang ako ng mga sinasabi nilang nakakatakot. Anong ba naramdaman mo? Wala naman akong nararamdaman. Wala, no? Oh. Parang ako nga, pakiramdam ko, sobrang ganda eh. Oh. Nanginginayang, sobrang panginayang yung pakiramdam para sa akin. Kasi binaboy yung lugar eh. Oo. Grabe, makikita nyo. Kanina kinuhunan ko ng konting montage. Makikita nyo yung mga vandalism, grabe sobra. Grabe sobra kasi sobrang panghinayang nung mansion na to. Kasi dapat yung ganto. Kung abo na inabandonado man, dapat pinapangalagaan pa rin, no? Oh. Kasi pwede siya maging tourist spot kasi tingnan mo naman, isang buong isla, isang mansion lang 'yun nandito. Nakakabilib yung ang ano. Ang malupit doon. May helipad, may underground, may swimming pool. 'Yun nga eh. Tatlong swimming pool 'yung nadaan na namin pagpasok namin doon. So makikita niyo rin 'yon. Tapos napakalawak. Yung helipad wala na, hindi na namin nakita talaga yung helipad. Sobrang ano, So yun, bali yun lang yung ano, siguro yung trip namin dito, ito na yung pinakamalupit na trip na ginawa namin. Ito na yung pinakamalupit na exploration sa lahat. Meron na kaming pinakamalaking na-explore, pero ito yung pinakamalupit sa lahat. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi one-way trip lang yung pagpunta namin dito. So bale, umalis kami kanina alas 7. Ay, anong mas mo? Mga 10 na yun, 10. Mga 10, umalis kami ng 10. Tapos ang sabi sa amin ng mga taga dito, ng mga nasa bangka, wala na kaming sasakyan mamaya pa uwi. Kaya ang gagawin namin, nandito kami sa isla para doon kami mag-overnight sa talim. Sa talim mismo. Overnight kami para kinabukasan kami uuwi. So wala kaming choice, kaya yun, overnight kami. Tapos siguro, punta na namin yung mga kasama namin nandun na lahat sila eh. Ano? Tara. So yun, paano na kami?
medyo palabas na kami ngayon. Tapos sinundo na kami ni tatay yung magsusundo sa amin dito sa isla. Kaya yun, pasamahan nyo na kami umalis kasama sila. Ito yung swimming pool. Yun. Tapos nandyan sila. Hey! Kaway naman kayo. Blurred. Samahan nyo na kami na sumakay sa bangka at mag-overnight dun. Wale, hindi kayo makakabalik ng Binangonan ngayon. Kaya mag-overnight kami dito sa Talim Island. Yun, hindi naman kami papabayaan ni tatay. Sabi niya, nasamahan niya kami. Ano to, tay? Itong ilalim? Ano lang ito? Parang slab lang ito eh. Underground? Joshua, tingnan natin lang. Iwanan na natin si Josh. Iwanan na natin si Josh. Diyan niyo si Joshua. Hey. Ano yung dalawa? Naiwanan na si Josh. Kung anong ginagawa nun doon. Pwede dito, okay dyan. Baka nagtitikol pa. Medyo na eh. Dyan. Lolo. Ito po si Josh, takot sa bangka. Guys, takot ako guys. Experience boy. Saya, maganda at sobrang exciting. Ano masasabi mo sa sinasabi nilang hunted daw yan? Hindi na nang... Didibank po sila. Ayoko, paalala sa mga pupunta. Huwag kami papuntahin, didibank namin. Hindi, paalala sa mga pupunta pag nailabas sa dito. Paalala sa mga pupunta. Huwag yung paniwalaan sinasabi nilang hunted dito ang sinasabi nila. Dahil wala sobrang talaga. Sobrang ganda na experience dito. Sobrang ganda sana nung mansion, no? Tsaka kayo, kung nagsusubok kayo na gawin yung hunted to, didibank namin kayo. Si Jan. Punta ka namin si Kuebo. Sa mga panyo mo po, guys. Dito lang. Ina, kabahan ako. Kabahan isla.